Nagbabalik ang inyong kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po ay isi-share ko po sa inyo ang isa sa pinakamabenta namin na tinapay dito sa aming bakery. Ito ang Chewy Chocolate Crinkle. Sana po ay magustuhan nyo. At ang kailangan lang natin ay 3/4 kilo or 750 grams ng sugar. Mas maganda kung mas brown. 3 piraso ng itlog. 3 piraso kasi large egg po. Pero kung small, mga 4 piraso. Pwede na. Kung large yan, 3 piraso lang. Okay na. And then 150 grams ng lard or shortening. Gamit din tayo ng vanilla, 2 tablespoon. And then 1 tablespoon ng baking powder. Gamit din tayo ng food color para mas maganda ang kulay ng ating chocolate crinkle. Lalagay tayo ng 2 teaspoon ng chocolate brown na food color. And dahaluan po natin ito ng ube violet food color ng 1 teaspoon para medyo matingkad ang ating chocolate crinkle. And then 1 cup ng tubig. Kung lata ang gagamitin nyo, edi kalahating lata. Yung lata ng ipap na malaki. So haluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. Oops, nakalimutan kong ilagay. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng baking soda. And then 1 teaspoon ng chocolate flavor. Ito optional lang po ito mga kasosyo kung gusto niyo palagyan ng chocolate flavor kasi naglagay na tayo kanina ng chocolate ng cocoa powder. So kapag tuno ng asukal, ilagay na natin ang 1 kilo ng all-purpose flour. So pwede naman po na gawin nyo ay third glass or soft flour. Pwede rin naman na 3/4 kilo ng third glass and then 1/4 kilo ng first glass. So, haluin lang natin ito hanggang sa mag-totally mag-combine sila. At wag po kayo magtataka mga kasosyo kung medyo mamasa-masa ang ating mixture. Para malambot lang po ang ating crinkle. So kapag ganito po ang texture, wag na po kayong maglagay ng flour or ng harina. Sakto lang po ito para sa Chewy Chocolate Crinkle. Maglalagay lang po ako dito ng powdered sugar sa ating surface. And then dito natin i-roll ang ating mixture. So i-roll ko po ito depende po sa magiging laki ng ating crinkle. So dahil ibibenta ko po siya ng 5 pesos, i-roll ko po siya ng tama lang. Hindi naman malaki, hindi naman maliit. So, hindi na ako nagdadagdag mga kasosyo ng harina. Ang nilagay ko po dito sa surface natin ay powdered sugar. Ilagay lang ako para hindi dumikit ang ating masa. So, pagulungin lang natin ito dito.
masyado po kasi madikit ang ating masa. So, ilalagay lang ako ng powdered sugar. At hindi po harina ang nilalagay ko. Kasi the more na dadagdagan ko po ito ng harina na pang pang saboy natin, titigas lalo yung ating crinkle. So, sinasaboyan ko lang siya para hindi madikit. Kasi malambot ang ating masa. So, ganito lang kalaki usually yung ginagawa ko. So, i-roll ko siya ng ganito kalalaki. Ayan. So, gagamit tayo dito ng powdered sugar kung saan natin i-roll yung mga kinat natin. Mga binilog-bilog natin. Dito, ito yung pinagmasahan ko kanina. So, basta tuyo siya, okay lang lagyan niya ng powdered sugar para walang tayong mga masyadong hugasin. So, ganito na lang ang gagawin natin. Yakat nyo, tapos bibilog-bilogin. So, ang timbang nito ay 50 grams mga kasosyo. Pero dahil nagmahala naman ang harina, pwede ko siyang gawing 40 grams na lang for 5 pesos. Kung panggamit nyo lang naman po yung gagawin yung crinkle, pwede magdagdag pa kayo ng powdered milk. Pero since special naman yung cocoa powder na ginamit ko, so din ako maglalagay ng powdered milk. So pwede rin naman na ganito nyo siya ikat, dudugin nyo na para diretso na. Kayo na ang bahala kung anong technique nyo. Kapag nabilog-bilog na natin, syempre lalagay natin ito sa ating baking sheet, sa ating plancha. So, make sure lang po na may proper spacing kasi aalsa pa ito, medyo lalaki siya. So, bibigyan niyo po siya ng space para sa kanyang pag-alsa. So, ang laman ng isang plancha or ng baking sheet ay 16 pieces. So, ganito gagawin natin hanggang sa maubos. And then, ibibake natin ito mga kasosyo sa 200 degrees Celsius na init ng oven for 8 to 10 minutes. Okay, ito na po ang ating chocolate crinkle. So, ito mga kasosyo ay after 8 minutes, medyo malambot pa siya kapag hinango nyo. Kasi once na medyo lumalamig na siya, medyo nagkukul na siya, tumitigas din po siya ng bahagya. Pero ito mga kasosyo, malambot po talaga yung loob nito. Promise. Malambot siya, na-chewy siya, chocolatey siya. Promise po, magugustuhan po niyo po ito at magiging mabenta ito sa inyong panadeya kapag ginawa niyo ito. So, i-display natin ito. And ganito lang mga kasosyo, sobrang dali lang. And isa po ito sa pinaka-binabalik-balikan ng mga customer ko. Dahil malambot po siya, nag-chocolating-chocolating. Ang ginamit ko po ng cocoa dito ay Dutch cocoa powder. At nagpa-enhance pa nung lasa niya at ng aroma niya, yung chocolate flavor niya. So, nakagawa po tayo ng 77 pieces ng chocolate crinkle. So, ayun mga kasosyo, ito po ang texture ng ating chocolate crinkle. So, chewy talaga po siya. Malambot lang siya. Medyo crunchy yung ibabaw and then malambot po yung loob niya. So, habang tumatagal po siya, hindi po siya yung tumitigas. Alright! And then, sa wala naman pong mga oven, gawa tayo ng experiment at lulutuin lang natin ito sa kawali. So, maglalagay lang din ako dito ng babanyahan ko yung ating pan. Ito po yung egg pie pan ko ng margarine or lard. Then, lalagay natin dito
yung apat na peraso ng chocolate crinkle. So, experiment lang po mga kasosyo. Lulutuin natin ito sa kawali. Okay? So, painitin lang muna natin ang ating kawali. Tapos maglalagay tayo dito ng mapapatungan. So, painitin natin. Siyempre, takpan natin. At kapag mainit na po siya, ayan, mainit na nga siya. So, ilalagay na natin yung ating chocolate crinkle. So, hayaan natin ito na maluto. After 7 to 8 minutes, ito na ang ating chocolate crinkle. So, ayan. So, mga kasosyo, pwedeng magluto ng chocolate crinkles. Kawali lang kahit wala kayong oven. Ayan, oh. Parehas na parehas ang texture ng binake natin sa oven at sa kawali. So, tingnan natin, check natin. Ayan ang texture niya. Kung parehas lang siya. O, ayan, oh. O, diba? Parehas lang. Ayan, chewy din ito. Ayan, malambot po yung loob niya. Pero luto siya. Kahit malambot, malambot kasi baka isipin nyo, kaya malambot kasi hilaw, hindi po. Talagang likas po na malambot po talaga yung recipe na ito. Hindi siya yung katulad ng iba na matigas. So, ayan mga kasosyo, maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Sana po makatulong ito sa mga may panandiriya. Napakasimple lang pong gawin. Thank you for watching. Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video.